hindi mo na nagmadali kinarumila ng mga umulit seafarers ang home quarantine. Bali, nag-iwan po kami ng number sa kanila para in case po na meron po silang kailangan na bibili, kami na lang po ang bumibili para hiyatid po sa kanila. Samantala, nagkaroon ng send-off ceremony ng Marina o Maritime Industry Authority sa ilang seafarers na naunang pinayang na rin makabalik ng probinsya. Si Ana Brosio, ABS-CBN News. Sa ikalawang araw ng pagpapatupad ng General Community Quarantine sa ilang lugar sa bansa, binuksan ang ilang establishmento at naligyahe ang mga sasakyan. Pero may ilang lugar na gusto i-extend ang Enhanced Community Quarantine. Nagpapatol, Francis Canlas. Naka-General Community Quarantine na sa General Santo City. Binuksan ang ilang gusali kaya balik trabaho na si Kevin Jen Aborde pagkatapos ng halos dalawang buwang pananatili sa bahay. Nag-test lang na naman sir, o ni Jen, na pwede na majority. Pero may ibang inarang, dahil ilang patakaran pa aming pinapatupan, hindi kasi pinapayarang tumawin sa iba-ibang barangay ng mga residente. May schedule rin kapag mamamalengke. Baka sakali na makapasok, kasi wala, mas talagang gatas. Gatas talaga sa bansa. Mahigpit din, border checkpoint. Mahirapan ang pagpasok, nagdagpula sa ibang probinsya. Sa Negros Oriental, paligyahin ang mga sasakyan pero may pindin sa border checkpoint. Sa Roa City Capiz, hindi nasunod ang physical distancing sa pagkuha ng sak ng ilang tao sa isang mall at maging ng mga pasahero sa isang pampublikong sasakyan. Muli nag-abiso ang lokal na pamahalaan sa publiko na sundin ang physical distancing. Francis Canlas, ABS-CBN News. Aprobado na ang pagbubukas muli ng mga Philippine Offshore Game Operator o POGO kahit pinalawin pa ang Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila hanggang May 15. Ito'y para makalipo ng karagdagang pondo kontra COVID. Nagpapatol, Luz Rodriguez. Sa mga susunod na linggo, magbubukas na muli ang ilan sa mga Philippine Offshore Game Operator o POGO sa bansa. Ito ay pagkatapos aprobahan ng Interagency Task Force ng gobyerno kahit na meron pa rin enhanced community quarantine sa buong Metro Manila at ibang high-risk na mga lugar. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Pastor Chair Andrea Domingo na 30% lang ng mga legitimong manggagawa ng mga POGO ang papayagang bumalik sa trabaho. Dapat ding sumusunod sa mga social distancing protocols. Dagdag ni Domingo, dapat bayaran muna ng mga operators ang mga obligasyong buwis hanggang March 2020 at magbayad din ng minimum guarantee fee na 300 hanggang 350 million pesos para sa buwan ng Abril. Ang POGO, ang sistema niya o yung modality niya for operation ay PTO. Ang content niya, yung game. Ang natitulan, yun yung platform, yun yung PTO. Yun yung for para contenters, nagagpuhat ng mga kaya, tinabayad sa mga bangko, tapos inutos din ang parkour na bayaran dapat ng mga operators.